Gusto mong mag-alaga ng ibon? Ito ang aming mga tips para maiwasang magkamali at hindi ka maloko. Hello, the Birdcats, and welcome back for another video. Isang mapagpalang Sabado po sa inyong lahat. Ayan, ay sana ay kayo ay maayos sa inyong mga kanya-kanyang tahanan ngayong Holy Week. Ayan. So, ang topic po natin ngayon, mga Dabbard Cads, ay ang mga tips kung kayo po ay bibili ng mga ibon. Alright? So, this is a very, very nice topic, lalong-lalo na sa ating mga newbies o yung mga tao na gustong mag-start po na mag-alaga ng mga ibon. At syempre, kung yung mga nag-aalaga na, ay tips din po namin ito para sa susunod na kung bibili po kayo ng inyong mga alagang ibon. Okay, so bago po tayo magsimula, mga Dabbard Cats, ay gusto ko lang i-welcome ang mga baguhan sa ating channel. Welcome po kayo at gusto ko rin po kayong batiin lahat ng ating mga subscribers, mga Munting Ibonan family ng happy 4,000 subscribers. Ayan, so maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. 4,000 na po tayo, mga Dabbard Cats, in just 50 days. So maraming salamat po. At maaasahan niyo po na patuloy po tayong magbibigay ng mga tips at mga payo kung paano po mag-alaga ng mga ibon. Ayan, so tara na, ito na po ang ating mga tips. Okay, number one tip ay isipin niyo po kung meron po kayong space, alright, na paglalagyan ng iyong mga alagang ibon. Napaka-importante yan, syempre. Kasi kung gusto mong mag-alaga, titingnan mo muna, saan mo siya ilalagay? Meron ka bang space sa inyong bahay na safe? Ayan, kasi hindi basta-basta mo lang sila ilalagay sa isang sulok. Ayan, kasi kailangan mong isipin na dapat ang lugar na paglalagyan ng iyong mga ibon ay malayo sa mga predators. Ayan. So ano ba itong mga predators na to? Iyon yung mga pumapatay ng ating mga ibon. Number one, mga pusa. Ayan. So nakuhanan na po kami. Na-tsempuhan po yung na-try na po namin yan. Naranasan na po namin na mamatayan ng ibon. Pagising na lang po namin ng umaga, wala na. Mga feathers na lang ng ibon, kawawa naman. So ayan, so kailangan ang lugar po ay malayo at mataas na hindi naaabot ng pusa. Ayan, at ano pa, mga daga. Okay, so yan po yung mga talagang predator at talagang mga kumakain ng ating mga alagang ibon. Ayan, so pangatlo po, so pusa, daga at langgam. Ayan, so yan na yun po yung mga nakikita natin na mga peste. Ayan, na sumisira po sa ating mga ibon. Okay, so first is tingnan nyo muna kung meron po kayong isang safe na lugar. Ayan, so sa amin po, ang ginawa namin is in-enclose po namin yung kanilang space. Kasi nung namatayan po kami, dati hindi siya pa enclosed, so exposed po yung cage namin sa mga pusa, sa mga daga, ganyan. Tapos yung nung naranasan namin na kinain na ng pusa yung aming alagang ibon, is nilagyan po namin na nag-allocate talaga kami ng space para sa aming munting ibonan. Is in-enclose po namin siya ng screen. Ayan, para talagang secure na secure. At kahit gabi is makakatulog ka ng maayos na alam mong walang kumukot-kot at nagnanakaw ng iyong mga ibon na mga predators. Okay? At ayun po is napakahalaga. Pangalawa po ay isipin po natin. Number two is isipin nyo po kung meron kayong oras. Ayan, sa pag-aalaga ng ibon. Kasi po, itong pag-aalaga ng ibon is it takes time. Okay? Kailangan po niya kumain ng oras ninyo. Syempre, kasi paaalagaan nyo po sila, pakakainin nyo sila, ayan, paiinumin, lagi nyo i-check kung laging maayos ang kanilang kondisyon, ayan, lagi nyo lilinisin ang kanilang mga
cage o kanilang mga tirahan. Gagawan nyo po sila, piprepare nyo po sila ng mga pagkain. Ayan. So, parang mga babies din po yung mga yan kung alagaan. So, kailangan isipin nyo po kung meron kayong oras sa araw-araw na mailalaan para sa pag-aalaga ng ipon. Ayan. Kasi kawawa naman po sila. Kung bibili po kayo, tapos hindi nyo rin po sila maaalagaan. Tapos nakakulong lang naman sila dyan. So, cruelty ang mangyayari doon. So, ayun po, isa, tingnan nyo po, i-assess nyo pong maigi ang inyong sarili. Okay, ask yourselves kung do you have enough time, okay? Do you have the ability para makapag-alaga ng ibon, okay? So, honestly, answer yourself kung oo ba, kung meron ba, o wala. Alright? So, yun po yung dalawang importante mo nang alamin ninyo is kung may space kayo and pangalawa is kung meron kayong time. Alright, so next po is magre-research po kayo. Okay? So alamin ninyo kung ano po yung mga ibon na gusto nyong alagaan. Kasi napakaraming klase ng ibon. Okay, meron kayong lovebirds. Sa lovebirds, meron kayong Alps 1 o yung tinatawag na non-eyeing, Alps 2, yung eyeing, may mga parakeet, may cockatiel, may mga finches, may Indian ringneck, different kinds of parrots. Marami pong klase. Okay? So, kailangan nyo muna is alamin, mag-research kayo, i-Google ninyo, tingin kayo sa mga, sa YouTube, sa mga Facebook groups, ayan, mag-browse kayo, tingin-tingin nyo kung ano po yung mga usual at na mga inaalagaan ng ibang tao, lalo dito sa Pilipinas, at syempre, yung kaya nyo rin pong alagaan. Okay? So, ayan. Next is, kailangan nyo mag-research at alamin ninyo. At dito nga lang sa lovebirds ay napakaraming klase ng mutation din po. Sobrang dami ng mutation. So, tingnan nyo kung ano yung mga mutations na gusto nyo. At syempre, different mutations, different kinds, may iba-ibang presyo din po yan. Okay? May mura, may hindi mura, may katamtaman lang, at may mga mahal. Okay? So, ayan po is under sa research. Alright? So, number 4 po is, alamin nyo rin po ang kanilang mga presyo. Okay? So, research po sa price. Bakit? Para magkaroon po tayo ng idea at para maiwasan din po tayong mabiktima ng mga overpricing. Okay? So, kasi minsan may mga seller na grabe tumaga, mga breeder na grabe tumaga ng grabe yung overprice ang mga ibon. So, maganda niyan is kung ginawa niyo po yung research niyo, nagkumpara po kayo ng mga presyo sa mga ibang breeder at sa internet or para magkaroon kayo ng idea, baseline ba, roughly how much. Okay, yung mga ibon na klase na ganong ibon na gusto niyong alagaan. All right? So, yun po ay ang pang-apat is pag-research po ng mga presyo. Okay? So, next po is number 5 is mag-canvas po tayo. Okay? So, kung nalaman nyo na po kung ano yung mga presyo ng gusto nyo ibon, number 5 is mag-canvas. Marami po tayong pagtatanungan dyan. Sa Facebook groups nga lang, maraming makikita or sa mga kakilala ng mga kakilala nyo, ayan, kung meron po silang mairirekomenda. At magtanong-tanong kayo kung magkano po yung mga presyo. Kasi yung mga price ng mga breeder na yan, iba-iba din eh. So, syempre, tingnan nyo po kung magkano yung mga presyo nila. At syempre, pupunta kayo doon sa trustworthy na seller na very competitive magbigay ng presyo. Yung hindi ka masyadong tatagain, ayan, at akma lang sa tama ng quality ng ibon na bibilihin mo. Okay? So, ayan po, is mag-canvas po kayo. At ganoon din po sa pet shop. Ayan. Minsan kasi marami rin kayong ano sa pet shop para yung mga ibon na different kinds pero mas limited. Kasi usually, itong mga breeder ang nagsusupply dyan sa mga pet shop. At usually, yung binibigay nila doon is yung mga tinatawag nilang patapon o yung mga pangit na quality ng mga ibon. So, yun yung mga binibenta nila sa pet shop. Ayan. So, kung gusto mo ng mas good quality, high quality, pumunta ka sa breeder. Pero syempre, mag-ready ka ng medyo malaking budget. Kasi medyo may presyo yung mga yan pag sa breeder.
Okay, pero sa pet shop, although kung nag-start ka pa lang at medyo konti lang ang iyong budget, is okay lang din, pero ang kunin mo mga ibon sa pet shop is yung kaka deliver lang o yung kakabagsak lang ng breeder, kasi syempre hindi pa nagde-decrease yung quality. Yan, hindi pa nagde-decline yung quality ng ibon. Kasi the longer na nagstay yung ibon doon sa pet shop is much po yung pag-decrease ng kanyang quality. Kasi doon po sa pet shop, nakikita po natin na marami po sila, di ba? Kumpul-kumpul sila masyado sa isang maliit na cage, so hindi sila masyadong naaalagaan doon. Sa pagkain, hindi masyadong quality din. Ganyan. So, minsan nagkakasakit. They ended up magkakasakit na yung mga ibon doon kasi nga hindi sila masyado naaalagaan. So, kung ang option nyo lang po is pumunta sa pet shop, ay siguraduhin. Okay? Siguraduhin ninyo na ang kukunin nyo ay yung mga bagong bagsak lang. Okay? Kilatisin nyo pong maigi. Ayan. So, ayan po ay mag-canvas po sa breeder or sa seller. Ayan. So, next tip po is kumuha lang po ng ibon na pasok sa inyong budget. Ayan. Huwag nyo pong isa-sacrifice ang pangkain ng inyong pamilya para lang makabili ng mga mamahaling ibon. Okay? So, pag nag-start lang po kayo as a newbie, mag-start lang po kayo sa kaya nyo. Okay? Yung pasok sa budget. Ayan. Yung hindi masakit sa bulsa. Alright, so habang syempre nag-i-start ka pa lang, and then syempre pag nanganak na yan at dumami na yan, eh doon magkakaroon ka na ng yung mga inakay, pwede mo ring ibenta, tapos magkakaroon ka na ng another capital para mag-invest sa bigger cage or bumili ng mas magandang klaseng ibon. Okay, so yan ang ating pang-anim na tip. Okay, pang-pitong tip ay kung bibili po kayo ng ibon, sa mga breeder po, okay? May dalawang klase po yan eh. May pick up or sinasabing meet up pala. So, mag-uusap kayo, tapos mag-meet up lang kayo somewhere, at doon mo ipipick up yung ibon. Tapos doon mo rin ibabayaran. Pag ganun po, make sure, okay, na yung ibon na kukunin mo is same doon sa picture na pinadala sa'yo. Kasi usually yan, nag-uusap kayo sa Messenger, sa Facebook, kanya pa, dadalang ka na ng picture. Okay? And minsan, yung mga iba, yung ibibigay, syempre, is picture, di ba? Hindi mo naman makikilatis ng ano, dahil picture nga lang. Minsan, yung mga ibon, maganda sa picture. Maganda, malinis, okay, maganda ang kulay. Pero pag nakita mo na, pag pinick up mo na, iba pala. Pangit pala yung quality, pangit ang balahibo, ganyan. So, pag ganun, huwag kayong mahiya na syempre iba yung klase nung ano, nung nasa picture doon sa ibibigay sa iyo. So kapag ganun, iskilatisin mo maigi, okay? Tignan mo yung ibon, yung kung tama ba yung kulay, kung yun ba yung nasa picture, kung kumpleto pa yung mga paa, ayan, kung maganda ba ang klase ng balahibo, hawakan mo. Ayan, ikilatisin mo kung maganda. Okay, so ano yung mga titignan mo sa pagtingin ng ibon? Kung maganda po yung kanyang feather. Ayan, kung maganda ang kulay, maganda, walang mga hindi na kakalbo-kalbo, ganyan. At kumpleto yung kanyang mga daliri, mga kuko sa paa, maayos ang kanyang tuka. Ayan, at kung titignan mo po yung sa may puwet niya, dapat po tuyo at malinis. Okay, kasi kung basa po yan at madumi, ibig sabihin nagtatae yung ibon. At kung yung mata niya ay nagluluha o namamaga, ibig sabihin, there's something wrong dun sa ibon. At wag mo nang kunin. Okay? So, yun po is yung sa meet-up. Pero kung mag-aviary visit ka para bumili, advice ko rin po yan. Kasi maganda kapag mag-aviary visit. Kasi ito yung mga advantage. Number one, makikita mo kung paano inaalagaan ng breeder ang kanyang mga ibon. Okay, makikita mo sa setup pa lang ng aviary niya, magkakaroon ka na ng mga ideas kung paano mag-setup ng aviary or kung malinis ang kanyang mga aviary. So, alam mo na talagang inaalagaan ang kanyang mga ibon. Alagang-alaga, ibig sabihin, high quality ang mga ibon niya. Okay? At kapag ganun, eh, syempre, i-accommodate ka nila. Pwede ka na rin magtanong kung ano ang kanilang mga tips.
okay, na mabibigay sa iyo, mabibigay sa iyo yung mga tips at mga sikreto nila. Yan, kung paano po ang tamang pag-alaga doon sa kanyang mga ibon. At syempre, makikita mo kung ano pa ang kanyang mga inaalagaan, mga different mutations, mga iba-ibang klaseng ibon na kanyang inaalagaan ng breeder na yon. Para meron kang idea kung ano mga gusto mo na alagaan din in the future. Okay, so yun po ay doon sa kumpara ng pag-meet up and also sa aviary visit. Okay, so ayan lang po ang aking mabibigay na tip sa inyo. Sana ay napulutan ninyo ng aral. Ayan, so very important po yan, lalo na po sa ating mga newbies. Alright? At kung meron po kayong maidadagdag na tips sa pagbili ng ibon, i-comment nyo lang po yan sa comment section para po ay matuto po tayong lahat. So, sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. And also, don't forget to click that like button and i-share nyo rin po sa inyong mga kaibigan. Okay? At dahil Sabado po ngayon, ay i-feature po natin ang inyong mga ibon, yung mga Dapper Cats po na nagpadala ng kani-kanilang mga picture sa aming Facebook page. Okay, so ito na ang inyong mga ibon. Ang unang ibon ay galing kay Charlon Tiamzon Santos. Sunod po ay kay Genesis Capili. Ayan. And next is kay Gerson Villagracia, mga ibon po niya. At susunod ay mga ibon ni Romeo Purihin Di Maunahan. Okay? Sunod po ay kay Rainier Landicho Buenaventura. Ayan. Sunod na ibon ay kay Rex Resjamkaz Onofre. Next is again kay Rainier Landicho Buenaventura at kay Rick Enriquez. Ayan, kanyang ibon. Ang ibon po ni Paktay Tayo Dyan. Gusto ko yung pangalan. At ibon po ni Jeruel Ramos Lardizabal. Okay. Ayan po ang ating mga featured birds this week. Ayan, kung gusto nyo rin pong ma-feature ang inyong mga ibon, i-comment nyo lang po yan sa aming Facebook page. Ayan, so pumunta lang po kayo sa aming Facebook page. Ayan. And makikita nyo po, nakapin po, nakapin post po. Yan po yung pinakauna na makikita nyong post. And makikita nyo is Let Your Bird Shine. Ang gagawin nyo lang po is i-comment nyo lang po dito and then share the picture of your birds. Ayan, kung gusto nyo pong ma-feature ang inyong mga ibon on the next week, every Saturday. Alright, so ayan lang po guys. Maraming salamat po again sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta, and we'll see you on the next video.